So, mga tropa, bago yung panoorin ng video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Math for Everyone. Yun lang. Peace. Good luck. Roll the intro. So, mga tropa, bago yung panoorin ng video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Math for Everyone. Yun lang. Peace. Good luck. Roll the intro. What's up mga tropa, ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. This time, Advanced Numerical Methods naman tayo or Advanced Engineering Mathematics. Yung iba numerical methods ang tawag. Sa topic natin ngayon, pag-usapan natin ay ang Taylor series. So, konting disclaimer lang. Although Taylor series yung topic natin, hindi ko dito i-discuss yung sistema ng power series, yung kanilang divergence or convergence, o iba pa. More on introduction lang to para sa sistema ng numerical methods or advanced mathematics, okay? If yun ang habol nyo, tungkol sa power series, yung detailed discussions, hindi nyo makikita yun dito. Pero kung nandito kayo para sa numerical methods, okay, panoorin nyo lang. With that in mind, paliwanag ko muna kung ano yung Taylor series. Basically, ang Taylor series ay representation of a function as an infinite sum of terms. Nagsimula na tong idea na to noong panahon pa ng mga Griego. Nagkumula kay Sir Zeno, papunta kay Aristotle, tapos kay Archimedes. Although, si Sir Brooks Taylor nakagawa ng working concept o working function. Paano naman yung itsura nun? Ano ba itsura ng Taylor series na yan? Ganito lang, napaka-iksi. Tada! Iksi no? But did you notice any patterns? Okay, meron! Tingnan yung denominator. Ano napansin nyo? Good! Increasing in numbers at ma-increment lang siya ng 1. Kita nyo, 1, 2, 3, 4, 5 factorial. At this point, alam ko na, ina-assume ko na alam nyo na yung ibig sabihin ng factorial, okay? Pero, bukod sa denominator, kung titingin nyo rin yung exponent ng functions, yung naka-highlight, kung ano yung exponent ng functions, yun din yun sa denominator. So, madaling tandaan, although mahaba, may pattern naman na kailangang sundin. Actually, hindi lang yung sa exponents eh. Kung titignan nyo, yung f prime, f double prime, f triple prime, o yung mga derivatives, kung ilang derivative ang nire-require, ganun din yung nakasulat na exponent at ganun din yung nakasulat sa denominator. Magkakasunod-sunod silang lahat. So, okay? So, hindi naman dapat kabahan, madaling tandaan, or meron din tayo mas maiksing function, tada! Naka-sigma notation. So, ito yung sinasabi ko na sum of infinite terms. Okay? Okay. Now, paano naman siya gamitin? So, magbigay ako ng sample problem. Paano ba yung gamitin yung Taylor series na yan? Estimate the value of e squared using the Taylor series fx equals to e raised to x. Actually, using the Taylor series lang, ang clue fx is equal to e raised to x. Tandaan yung formula ng Taylor series. Yung mahaba. Nakita nyo na? Pwede nyo picturean. Now, bago tayo mag-proceed sa computation, kailangan makapag-establish muna tayo ng values. Kung titignan nyo yung formula, may tatlong variables dyan. Si fx, si a, at si x. Si f of x, usually, yan yung given. O kung usually na yung given. Actually, madali lang bibigay ko mga sample eh. Ulitin ko, pang AM yung discuss ko, hindi pang power series. Yung A, could be any number you like. So, pwedeng 1, 2, 3, so on and so forth. Kung gusto mo ng 100, walang problema. Sa akin, sa sample na to, para medyo mabilis, 1 na lang ang gagamitin ko. Si X, ito yung given sa problem. Ngayon, kung titignan nyo, yung f of x natin ay equal sa e raised to x. Ano bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, yung kukunin nating value
ay yung nasa exponent ng e. Kasi base sa f of x, yung x ng e o ng Euler's number ay yung kanyang exponent. So, tingnan natin yung mismong problem. Ano yung next exponent ni e? Yung 2. Therefore, x is equal to 2. Okay, fixed yun. Pag naging e raised to 10, ibig sabihin yung x natin magiging 10. Okay? Sinusundan natin yung pattern na f of x equals e raised to x, na kung saan yung x ay yung exponent. Malinaw? Pwedeng i-rewind or comment down below kung nalito kayo. Now, pasang test sa computation. Establish na yung mga numbers? Ready na? Sige, ito naman. So, gusto ko nang i-apply yung Taylor series. As you can see doon, per term yung computation. So, magsimula ako sa first term, which is si f of a lang. So, at this point, alam niyo na siguro kung paano yung sistema ng functions. Direct substitution lang. If f of x is equal to e raised to x, then f of a is equal to e raised to 1. Yung x lang papalitan natin ng 1. At ang value ng e raised to 1 ay 2.718. Yan. Now, ito nakuha natin ay ang ating first estimate. Yung first term ng Taylor series, yan din yung first estimate. Okay? Tama kaya? Di natin alam. Tingnan nyo yung bottom left ng inyong screen. Nilagay ko dyan yung actual answer. As you can see here, yung e squared is actually equal to 7.3. So, base sa first estimate natin, malayo pa. So, we proceed with the next term. Yung next term is f prime of a times x minus a all over 1 factorial. Kasi hindi ko na sinulat yung denominator kasi 1 factorial is 1 lang naman para tipid din sa space. Now, substitute the values. As you can see here, f prime of a nakalagay. Ibig sabihin, kukunin ko muna yung derivative, yung first derivative. Ano ba ang derivative ni e raised to x? E raised to x din. Tama. Since e raised to x lang din yun, then, papalitan ko yung x ng a, it will be e raised to 1 lang din times 2 minus 1. Yung values ng x minus a. Ulitin ko, yung first ng derivative ng e raised to x ay e raised to x lang din. At kung papalitan natin yung x ng a, e raised to 1 lang din na lalabas. Okay? Pwedeng i-rewind. Now, kung sasolve natin ito na sa screen, e raised to 1 times 2 minus 1, we will get 2.718 lang din. Now, base sa definition ng Taylor series na kung saan sum siya na mga terms, ipag-a-add natin itong dalawang term. At makukuha natin ay 5.43. At yan yung ating second estimate. And as we can see, hindi malayo pa rin sa actual na sagot sa ating kodigo. But, kumpara naman sa nauna nating estimate, mas lumapit. Pero, isa pang term. Doon tayo sa third term. F double prime, f a, x minus a squared, all over 2 factorial. Second derivative naman, e raised to x, which is e raised to x pa rin. At kung papalitan ko yung x ng a, good. E raised to 1 lang din, 2 minus 1, may squared na, all over 2 factorial. Ulit-ulit lang, di ba? Then, kunin yung values, we'll get 1.359. Doon sa third term lang to, yung 1.359 para lang sa third term. Then, kunin natin yung sum ng tatlong na compute natin, which is equal sa 6.79. That will be our third estimate. At kung titingnan natin doon sa actual answer, 7.38, mas malapit. Pero hindi pa rin tama. Ibig sabihin, isa pa. Fourth term. Anong susulat ko? Kayo nga, anong susulat ko sa screen? Good. E raised to 1 times 2 minus 1 cube all over 3 factorial. Sa baka hindi nakakala mga factorial, ito lang yung pagkakasunod-sunod ng multiplication ng numbers. Pag sinabing 3 factorial, it means 3 times 2 times 1. Okay? At yung value ng fourth term, pag kinalculator, is equal to 0.53. Sa fourth term lang yan, yung 0.453. Tapos kunin natin yung sum nilang lahat, yung sum nilang apat, at makakuha tayo ng
ilan? 7.24. Uy, ang lapit-lapit na. Sorry. Ang lapit-lapit na nang nakuha natin dito. Kung tingin nyo, gusto nyo kung kukumpitin nyo yung 5th, 6th, 7th, 8th, malamang sa malamang makukuha nyo na rin yung actual na sagot. Pero ang ganda ng Taylor series, no? Habang dumadami yung terms, yung sum ng mga terms na yun, palapit ng palapit sa tamang sagot. Okay? So yan, no? Pwedeng rewind ng video. Now, malamang may katanungan kayo. Una, pwede ba sir na 1.99 yung gamitin ko as a value of x? Think ko kasi mabilis yung fa is equal to e raised to 1.99. Oo nga naman. Pwede naman. Basta alam mo yung exact value ng e raised to 1.99. The thing is, gumamit ako ng calculator para malaman yung value ng e raised to 1. Pero kung tutusin, sa idea ng advanced mathematics o ng numerical methods, hindi ka dapat gagamit ng advanced functions ng calculator. Para bang business calculator lang gagamitin mo? Kasi ang idea, gagawa tayo ng program para makapag-compute ng ganyan. Paano kung sa actual na actual activity nyo, hindi kayo pinagaan nila gamitin ng scientific calculator? Kung pwede, di mas madali. Diba? Try nyo, gamitin nyo zero. Search nyo si Maclaurin series. Napaka-effective. Although, pinili ko lang yung 1 ngayon, imbes na 0 kasi, mas parang sabali si paliwanag. Kung 0 yan, mas mahaba yung makukuha ko sa computations. Pero makukuha natin. Okay? Sa pantanong. Sir, haba naman ang formula. Sure, mas madaling sundan kasi may pattern. Pero wala bang mas maiksi? I mean, may binigay kang sigma function. Yun nasa screen. Bakit hindi na lang yan ang gamitin natin? May punto ka? Bakit nga ba hindi na ganyan ang gamitin natin? Kasi, tulad ng paliwanag ko kanina, iniiwasan natin gamitin yung advanced functions ng calculator. Gusto natin gumawa ng program. At di naman lahat ng nanonood dito may ganitong calculator. Paano kung business calculator lang talaga yung gamit nila? O yung ginagamit nilang model ng calculator, walang sigma function. Okay? Depende pa rin naman yan sa prof . Pero, ang gusto kong emphasize sa Taylor series, o rather sa buong idea ng advanced engineering mathematics or numerical methods, ay yung sistema kung saan uulit-ulitin yung mga computations hanggang sa tumama yung sagot mo. Yun ang idea ng numerical methods. Paulit-ulit kang magko-compute hanggang sa maging tama o iteration. Paulit-ulit. Pero, itong pinakita ko ay actually manual computation. Hindi pa talaga ito yung gusto kong na-visualize kung gustong ng AM. Hindi pa talaga ito . Gawin natin mas masaya. What if ganito? Nag-usap ikaw at ng boss mo. Now, ito yung gusto ng boss mo. Sabi niya, gumawa ka doon ng program na kung saan kayang compute-in yung value ng e squared. Teka, may calculator naman . Oo nga, no? Pero assume natin na sa mundong ito, sa problem na to, hindi nag-exist yung scientific calculator. Anong gagawin natin? Let me introduce you, Microsoft Excel. Okay, so Microsoft Excel naman yung gamitin natin. So heads up lang, siguring iba umaasa na MATLAB yung gagamitin ko, pero unfortunately hindi ko na-install yung program. At pinili ko na rin yung Microsoft Excel kasi tingin ko, ito yung gamit ng karamihan na nanonood at madaling makuha. Concept lang naman . I mean, itutulo ko ditong technique ay pwede rin naman gamitin sa MATLAB. Okay? Ayun lang naman. So, let's proceed. So, gusto ng boss mong malaman yung value ng e squared. Pero hindi na ibenta yung calculator, kunwari. So, nilagay ko dito sa baba yung formula ng Taylor series, as you can see, para mapag-aralan natin yung pattern. At kitang-kita naman dito na yung denominator is increasing
with increment of 1. At kung ano yung value ng denominator, yun din yung value ng numerator. At kung titignan natin yung manual computation kanina, yung derivatives, at least ni e raised to x lang din kahit ilang beses mong gawin. Paulit-ulit natin ginamit yung e raised to 1. Ano kayang pwede kong gawing code? So, what if ito ilagay ko? Ilagay ko dito yung value ng e raised to a. Or rather, f of a. Sa f of a, yung label natin, so makita natin dito yung first term, which is si e raised to 1, which equals to 2.7182. Palakihin ko lang. Ina-assume ko rin pala na alam nyo na gamitin yung calculation function ng Microsoft Excel. Kung hindi pa, tingin mo na kanina ibang videos kasi medyo hindi ko na ipapaliwanag yun. Pero back to topic. So, unahin ko yung FA. As you can see, yung FA natin e raised to 1. At nalaman ko na all, sa susunod na mga terms ng Taylor series, e raised to 1 lang naman din yung gagamitin ko. So, ito yung code ko, nilagay ko dito, equals yung nasa taas. Sabi dyan, yung value ng ilalagay ko sa cell na to ay equal dun sa value ng cell na nasa taas niya. Okay? Kaya 2.78. Now, ito kasi yung gusto kong gawin. Ba't nilagay ko yung formula na ganon? Kasi may special function ng Microsoft Excel na kapag drinag mo siya pababa, kukopihin niya yung code. So, as you can see here, kinokopy niya yung code na kung saan yung magiging value ng cell na yan equal sa value na nasa taas sa kanya. Paulit-ulit lang, kaya nga sinabi ko kanina, yung value ng derivative ng e raised to x lang din, at base sa manual computation, panay e raised to 1 lang ginagamit natin. Now, next, meron tayong fa, gagamitin ko naman yung x minus a, which is, sulat ko lang muna dito para sa iba, nalilito, x minus a which is equal sa 2 x minus a, 2 minus 1. Ginawa ko ng ganyan. Later part, papaliwanag ko ba't ko pa finomerla. Now, since paulit-ulit lang din naman yan, what if ilagay ko sa instruction ko sa cell na to, na copyhin niya yung value ng cell na sa taas niya. Then, click and drag para makopya ng cell yung specific instruction na kung saan yung magiging value ng cell na to equal sa value ng cell sa taas niya. Medyo may programming. Tapos, nakita ko na yung denominator sa exponent increasing, although increasing, equal naman increments, which is equal to 1. So, ilagay ko lang to ng n. Now, alam ko na yung first term, ilagay ko lang dito, is equal to 1, yung exponent. Rather, yung second term, raised to 1. Although yung pangalawa, raised to 2 na. Pwede ko sulat yung 2, 3, 4, 5 manually. Pero sagad na natin instruction natin dun sa ano, sa pag-computation. What if galagay ko dito? Ano pwede ko ilagay na code dito na kung saan magpa-plus 1 siya, kukopihin yung value na ng cell sa taas, plus 1. Ano ilagay kong code? Okay, lalagay yung code ay yung H4 plus 1. Ibig sabihin, yung magiging value ng cell na to equal sa value ng cell sa taas niya plus 1, which is equal to 2. At kapag hinata ko siya pababa, nagkaroon ng 3. Bakit 3? Kasi kinopya lang yung formula na kung saan yung value ng cell sa taas niya plus 1. Okay? Then click and drag kasi kukopya niya lang naman. Okay, so ito na, tara. Now, sa kita natin dito sa formula na yung first term is f of a lang. So, lagay ko lang dito yung f of a, si 2.71. Yung second term, however, may formula. F prime of a times x minus a all over 1 factorial. So, anong pwede ko ilagay na code? Lagay ko dito equals. Yung f of a ko, since paulit-ulit lang naman, click ko to. Times. Maglagay akong parenthesis, x minus a, which is ito, raised to, exponent, 1. Ano ibig sabihin yan? Ito daw, value na ilagay ko dito ay yung value ng cell sa tapat niya,
times yung x minus a, na which is yung nasa tapat niya rin, raised to 1, which is yung cell nasa tapat niya, all over. So, ito isang shortcut. Imbes na type ko yung manually yung factorial, o tara ipa-compute ko manually yung factorial, gamitin ko yung shortcut ng Microsoft Excel na fact. As ilagay ko yung number. At sabi ni, ilalagay ko number dito ay yun na sa H4, yung laman ng H4. Okay, pwedeng i-post para tignan yung code. Which is 2.78. Now, bakit ko ginawa yan? Kasi nalala yung click and drag formula. Yes, i-click and drag ko siya at kukopihin niya yung functions. Okay, ayos no? Kinopya niya yung functions. Okay, pakita ko lang ulit nangyari. Saburahin ko lang to. So, highlight ko lang itong nilalaman ng cell. Instruct ko yung cell na dapat ang laman niya ay yung value ng F4 o yung value ng cell sa tapat niya times G minus G4 raised to H4 o yung values ng cell dito minus 1 all divided by 1 factorial o yung value ng H4, value ng cell na to, ipa-factorial ko. Okay? Now, tulad ng sabi ko kanina, pag nag-click and drag ako, ang ibig sabihin niyan, kukopyahin nung cell na yan, nung pinagdragan ko, yung values ng cell sa taas. O at least yung formula. Kaya nagkaroon ako ng 1.359. Kasi kinopyahin niya yung formula, which is, kukopyahin niya, o yung values nitong naka-highlight na to, ay yung values na cells sa tapat niya. O ka-row. Ka-row. Okay? Then, pag nag-drag ulit ako, yun ulit ang instruction. Magiging laman nito ay yung values ng cell sa tapat niya. At tingnan nyo rin yung pwesto ng formula. Kukopyin nyo rin yung formula. Okay? So, yun ang kinagandahan. Kaya yun ang dahilan bakit nilalagay ko rin yung mga nagalagay ako ng separate values sa ibang cells. Para at least, kapag natapos ko na yung isang formula, click and drag na lang ako. Now, may nakikita kayo dito, E. Ang ibig sabihin lang yan ay yung value ay times 10 raised to negative 5, negative 6, negative 7, or negative 8. So para mawala yan, i-highlight ko lang itong buong cell. Yung mga cells na yan, right click, format cells, number, then lagyan nyo ko ilang yung decimals. Since ako sa mga estudyante ko, sinasabi ko at least 20 or above para ma-compute din yung error. Masaya, para masaya yun eh. At magiging ganyan yung values. Now, since ang Taylor series, para malaman daw yung value ng number gamit yung Taylor series, kailangan mo makuha yung sum. So, kunin natin yung sum niya dito. Pwede kong i-type yun manually. Copyin ko lang yung mga cell, ipag-add ko. Or, gamitin ko yung auto-sum function. Paano ba yun? FA, i-highlight ko. All over. Tapos click yung auto-sum. At lalabas yung value. Okay, lagay ko dito. Maglagay ako. Sum value equals yung laman niya dito. Kasi highlight natin. Tama ba yung na-compute? Ah, nawala. Tama ba yung na-compute natin? Ganito ba yung value ng e squared kanina? Ganito na. Okay. Kung mapapansin nyo, mas maraming terms, mas accurate yung sagot. So, ang kinagandahan nito sa Microsoft Excel, wala, yan lang. Delete ko na yung formula. Is, highlight ko lang yung cells, then, click and drag. At may makukompute at makukompute akong values. Okay, laki lang natin dito para makita yung mga numbers. Kunwari, ganyan karami. Tapos yan ay pag-sum ko. Oops, plus 2.78. At isa lang yung makukuha ang sagot. Actually, mas accurate nga eh. Which is 7.38. Palitan ko lang to. Equals na dito. Para hindi na tayo pagod. Tapos zoom in. At yung makukuha ang sagot. So, at least, this time, hindi na tayo nag-compute manually. Hindi na yung compute, sulat sa papel, compute. At least, yung Excel na o yung program na nag-compute para sa atin. Nabawasan yung paulit-ulit na part. Yung nag-compute na paulit-ulit, si Microsoft Excel na.
Okay? Kasi ano? At hindi lang yun yung nagawa. What if nag-iba yung trip ng amo mo? What if ayoko ng A squared? Gusto ko E raised to 10? Kailangan ko bang baguhin yung buong formulas dyan? Actually, hindi na. Alam niyo yung papalitan ko? Itong si X lang. At mag-a-adjust lahat. Nakagawa na tayo ng program para mag-solve yan. Although di ko alam kung ito yung accurate na sagot. Accurate to the decimals kasi limited, konti lang nilagay ko mga terms. Pero tingin ko malapit-lapit na. Around 22,000. Check yung calculator nyo, around 22,000. Around 22,000, no? Nagbago ulit yung trip ng boss. Ginawa ko siyang 5. At nag-adjustin ko ang ating program na compute nyo na agad. Kaling, no? At yan yung gusto kong mangyari. At least, yan yung idea ko sa advanced mathematics. It's an open sandbox. Gagawa ka lang ng program na kung saan mapapabilis ang computation. May mano-mano. Yun yung pinakita ko noona. Pero what if pwede natin gawang pa ng mas mabilis sa paraan? Sa'yo, no? Na-invento natin yung nakagawa natin ng program para sa E squared. Pero, heads up lang. Itong ginawa ko ngayon, mahaba pa yan. What if may mas maikli pang paraan? Ikaw, video viewer, anong pwede mong code na kung saan masasolve yung task na yan? Baka may mas maikli ka pang code na naiisip. It's an open sandbox. Kanya-kanyang diskarte yan pagdating dito sa numerical methods. Binigay ko lang yung general idea sa manual computation at sa Excel. Your turn naman para mag-compute. Tsaka, what if sine x naman or cosine x or ln x ang kasama sa computation? Anong diskarte nyo? Show me. Kung pwede lang upload nyo yung sa mga ginawa nyo din sa YouTube sa comment section kung pwede. Kung may katanungan pa, comment down below. Saya na nga I'm, no? Next time, gagawa tayo na ano. Mag-shift solve tayo gamit ang Microsoft Excel. Gusto nyo yan? Stay tuned. Yun lang. Peace.